as reported, yung circumstances surrounding the killing of Mayor Espinosa, very, very suspicious. Imagine, nakakulong na, tapos nagsiserve daw ng search warrant ng madaling araw, bakit si IDG ang magsiserve? At bakit naman maglalaban pa yung mga nakakulong na? There is an oft-repeated version na nanlaban, katulad din yan ng mga pinatay na nila. Thousands of mga suspected drug pushers na pinapalabas nila na nanlaban din. Eto na naman, masyado na ho silang brazen. Tinatawag ko na po itong ultra or mega impunity. Di na sila nahiya. I have several theories din sa pagpatanil. It's either number one, pinatumba na siya ng mga tunay na mga protektor niya. Yung mga tunay na may kinalaman sa drug trade dito sa Pilipinas. Second theory is that pamamaraan na naman ito, nagsabi ko na, para lalo akong gipitin. Dahil, sasabihin nila, pwedeng isa ako sa mastermind ng pagpapatay na yan. Dahil nga, tinuro ako eh, para hindi na siya makapag-testify daw. Diba? And then, pangatlo, another theory, this is just a theory again. Baka naman, yung si Mayor Espinosa already showed signs na iriretract na niya o irerecount niya yung una na niyang nasabi sa kanyang affidavit na tinuturo ako as number one alleged protector o yung iba pa. Kasi yung listahan na yun, pwede nating masabi na yung iba siguro doon totoo, yung iba dagdag na lang katulad nung pangalan ko. Na hindi ko naman nga kilala yung mga Espinosa na yan. Tapos katulad nung sinabi ko po kanina, kung paniniwalaan natin yung sinabi nung kapatid niya, as quoted by a Cebu-based news, yung Cebu Daily News, ay sinabi daw noon ni Mayor Espinosa sa kanya, sa kapatid na yan, na hindi nang galing sa kanya yung affidavit na yan, hindi nang galing sa kanya yung mga pangalan na yan. Sinubo lang sa kanya yan. So, sobra na ho ang impunity at sobra na ho nakakainsulto sa taong bayan yung mga kasinungalingan at kabaliwan, kahibangan na ginagawa nila para lang ituro na naman ako, idiin na naman si Laila de Lima because this is all part of the agenda of the president to destroy me at all costs. So sinusuportahan ko yung investigasyon na yan. There are a lot of questions to be asked there. It's highly suspicious.